Hello guys, and welcome to this webinar about graphic design. And first of all, I would like to introduce myself. My name is Vinson-Roi Chavez. I was a former instructor in Bat State 2 Integrated School. I was also a former multimedia artist and a former graphic artist of University of Batangas. And as of now, I am a freelance designer. And for this webinar, I'm going to share things about graphic design. So, without further ado, let's start. So, for this webinar, I'm going to share about the basics of graphic design. I'm going to share about tips, tricks, and techniques na pwede nyo magamit sa inyong paggagawa ng mga posters or mga assignments and projects na pwede nyo applyan ng graphic design to make it more presentable. So, for this session, this will be our topics. So, first topic will be graphic design tips. Second will be typography. And then we will be discussing about colors, the power of images. I'm going to show you problematic designs, sample designs, and we are going to assess sample designs that may or that may help you improve your future projects. So, let's start. Graphic design tips. So number one, limit the number of fonts you used. So font pairing is the most difficult part to get right when you are a beginner. When we say limit the number of fonts you use, tip number one, use only 2 to 3 fonts. 2 to 3 fonts lamang po ang ating gagamitin. Okay, so anong ibig sabihin nun? Minsan, marami sa atin ang natutuwang gumamit ng maraming fonts kasi maganda silang tingnan. So, for example, magsesearch ka ng font and then nakita mo itong font na ito, ay maganda siyang font. And then, nagsearch ko ulit, nakita ko ulit, this one, maganda rin siya. And so on. So, bawat nakikita mong fonts, nagagandahan ka. And then, ang tendency mo bilang isang beginner na designer ay ang gamitin silang lahat at once. Sa isang project, gagamitin mo silang lahat. Which is a very, very wrong decision. Kumbaga ay, ang gusto natin ay mapaganda ang ating project pero it turned out na hindi pala siya nagiging presentable kasi nga madaming fonts ang iyong ginamit. So for tip number 1, kailangan po 2 to 3 fonts lamang ang ating gagamitin. Huwag na sanang dadami pa doon. Yun, very simple at yun yung isa sa mga simple at mga basic na tips na minsan, pati mga pro designers nakakalimutan, pero sabi nga, kailangan mag-start tayo sa basic para mas malaman natin o para mas maganda ang ating magawa sa susunod nating mga gagawin. Ano? So, tip number 2 tayo. Size matters. So, dito po, syempre, sa graphic design, malaki din ang naitutulong ng proper hierarchy natin o yung paggamit natin ng different sizes ng ating text, ng ating elements sa gagawin nating projects. Ano ba ang ibig sabihin nito? Okay, so let me give you an example. Kunwari, sa isang newspaper. So, kailangan sa isang newspaper, siya ay readable, of course, siya ay madaling unawain. Kung mapapansin ninyo, kung magbabasa kayo ng newspaper, ano ang una nyo nakikita? Kung ang sagot nyo ay headline, tama kayo. At bakit una nyo nakita ang headline? Kasi siya ang nakasulat ng pinakamalaki. So, iyon ang ibig sabihin ng ating number 2, ng ating tip number 2. Kung alin ang gusto mong unang makita ng iyong viewers or readers, siya ang bibigyan mo ng emphasis by giving it larger size or by giving it a larger size dun nga sa mga iba pang kasamahan niya. So, to make it stand out, kailangan mas malaki siya dun sa iba pang mga text na nandoon sa newspaper natin. Bigyan ng importance or bigyan ng malaking size kung alin yung una mong gustong makita ng iyong readers. So, as simple as that. Okay. So, tip number 3, proper spacing. Use letter spacing to fill dead space, aligning text or condensed words that take up too much space. So, when it comes to, for example, sa inyong mga projects, mayroon kayong paragraph na ilalagay doon. Iiwasan nyo po na ang inyong text sa inyong paragraph ay sobrang magkakadikit. Bakit?
kasi may tendency na hindi siya maging readable o hindi siya madaling basahin ng ating mga readers. As well as, pagka sobrang condensed or sobrang magkakalayo yung ating mga text, mahirap siyang basahin. So make sure na katamtaman lamang o yung swak na swak lamang ang spacing ng bawat letters at bawat words na gagamitin natin sa ating project. So kailangan proper ang spacing natin doon para maging readable siya at understandable sa ating mga viewers or readers. So that's tip number 3. Tip number 4 naman, color combinations. Of course, lahat naman tayo ay madaling nakukuha ang atensyon ng mga colors. Or what I'm trying to say is, pagka ang isang bagay ay colorful or maganda ang kanyang kulay, madaling makot ang atensyon natin. So that is why good color combination is a good thing then when it comes to graphic design. So siguro naman alam nyo na yung primary colors, we have secondary colors and so on. So kung alam nyo yung mga color theories na pinag-aralan natin nung elementary and high school, pwede nyo siyang i-apply dito to make your projects more presentable then. Ano po, so mamaya meron tayong bukod na topic about colors. So next, tip number 5, use white space if needed. Ano po ba ang ibig sabihin ng white space? So as you can notice dito sa ibaba, no, sa example ko, meron tayong malaking white space and then nasa gitna lamang yung text. Pag sinabing white space, yun yung parang blank space natin doon. Dito papasok yung tinatawag nating minimalist design. Or kung saan, mas malaki yung blank space or yung white space kesa dun sa content natin. Which is a good practice din. Kasi bakit? As the saying goes, less is more. You don't need to add tons of colors, elements, fonts, and etc. to get your message across. Minsan, sabi nga, simplicity is beauty. Make it simple para maging more presentable. So, pwedeng ganun din yon. So, yun yung sinasabi natin sa no white space. So, hindi mo kailangan siyang ipunuin ng mga elements, ng mga text, ng mga iba't ibang fonts or colors to make it more beautiful. Minsan, white space lang kailangan or kumbaga, simplihan lamang, maganda na din siyang tignan. So, yon. So, next tip natin, you have to be consistent. Ano ang ibig sabihin ng consistent or ng consistency? When it comes to your project, for example, gagawa kayo ng PowerPoint or gagawa kayo ng 3 posters, for example, 3 posters for a specific subject. For example, ang theme mo sa first poster mo ay sabihin natin na more on blue. More on blue yung shades na ginamit mo. So, para sa akin ay mas maigi kung shades of blue ang ginamit mo sa first poster mo, sa second at third poster mo, shades of blue din ang gamitin mo. So, you have to be consistent. For example, ang ginamit mong font, for example, sa first poster mo, ay sabihin nating Montserrat. So, it will be better kung same font din, kung same font na Montserrat, ang gagamitin mo sa second at sa third mong poster. Para yung 3 posters natin ay magkakamukha or magkakatema, kumbaga. Mas maganda siyang tignan. You have to be consistent. Especially, kung for example, project works yan, so kailangan medyo corporate tignan, medyo malinis tignan, magandang tignan. So, hindi mo kailangan na sobrang na every poster, iba't iba ang kulay. Siguro pwede rin naman kung ang theme mo ay fiestahan, for example, something like that, rainbow, pero we are talking about consistency here. So, for example, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, kung ito yung font ang ginamit mo sa first poster mo, make sure na same fonts din ang gagamitin mo dun sa mga remaining posters mo. Kung yun yung kulay na ginamit mo sa first poster mo, same colors din ang gamitin mo dun sa mga susunod pang poster mo. Para nga, nasa isang tema sila, mas magandang tingnan. Consistent ka. So, yun. Number 7, take advantage of flat design. So, napakadami na ngayong pwedeng pag-downloadan o pagkuhanan ng mga flat design natin. So, flat designs, you don't have to work endless nights and hours to create an amazing design by using complicated 3D elements. Flat designs is your friend. So, nakalagay dito sa example, ito yung mga sinasabi nating flat design. Pag sinabi nating flat design, so yan, 2D lang siya, parang hand-drawn lang siya, and
This will add style to your presentation, to your posters, at para magkaroon din ng design, ika nga, para magkaroon din ng ibang makikita ang ating viewers or readers. So that's it. Tip number 8, use icons if necessary. Using icons, you can lead the attention of a viewer whenever you want. You can use icons of all kinds to give you that extra visual pizzazz. So anong ibig sabihin nito? Kung mapapansin ninyo, kung makakakita kayo ng mga posts online, sa Facebook for example, or sa kung saan-saan man, pag sila ay naglalagay ng contact number nila, for example, sa ilalim, may contact number, di ba sila? Sa halip na lagyan nila ng word na contact number, anong nilalagay nila? So, uso ngayon, nilalagay na lang nila ng icon ng phone or ng telephone. For example, Facebook account. Sa halip na ilagay nila yung word na Facebook account, ang lalagay na lang nila doon ay yung logo ng Facebook, yung icon. In that sense, kumbaga ay nagbibigay kayo ng information na, oh ito, nakita ko yung icon ng telephone, ibig sabihin, ito yung telephone number nila. Nakita ko yung icon ng Facebook, ibig sabihin, ito yung Facebook account nila. So, nagbibigay kayo ng information by just using icons. And at the same time, nakakatulong din yun, or nakaka-add, or nakakapagpaganda din yun ng presentation mo, ng iyong posters, or ng kung ano mang ipopost mo. Yun. So, yun yung gamit ng mga icons natin. So, kumbaga ay, hindi natin kailangan na ilagay na text by text lahat ng information. Sometimes, we can use icons. Number 9, stay in line. You can also guide a viewer's eyes to a focal point by using lines. You can also create a sense of compartmentalization when using lines. So as you can see, sa example natin dito, yung mga text natin ay guided by lines. Nakakatulong ito para i-direct ang mata ng ating viewers kung pasaan ang tungo ng ating text, kung paano siya babasahin. Yun nga. So yun yun. Number 9 naman, sabi dito, get that aesthetic. Aesthetic is everything. Sometimes, that means aligning your text with the background image. So, if your image is slanted, then your text should be following suit. So, ang ibig sabihin nito ay, for example, itong example ko sa left side. May picture ako dito ng beach. As you can notice, may phrase doon na stay wild, beach child. Yung kanyang color, magpunta muna tayo doon sa color natin. Yung color ng text natin, malapit siya sa color ng sand natin. So, that is a good thing. And as you can notice, 'di ba, yung sand medyo nag-form siya ng slanted na line, kaya naman yung text natin inislant din natin kumbaga para iayon dun sa image natin. And by doing that, aesthetic tignan, magandang tignan, kumbaga ay cohesive silang tignan yung text natin at yung background picture natin. Kumbaga ay they stand as one. So 'yon. And dito naman sa example natin sa ating right side, as you can notice, ang ginamit ng colors ay same lang ng brightness, same ng lightness. So, maganda silang tingnan lahat. Ano po? Nang sama-sama. So, yun. Number 10, be transparent. That code is going to apply not only to you as a designer, but also to your fonts. Sometimes, you don't want your text to take away from your image, but you still have a big bold message you need to get across. So, as you can notice dito, in-applyan natin ng tinatawag na opacity or transparency ang ating text para mas lumapat siya dun sa image natin, which is a good thing din when it comes to design. Kailangan nga ay nag-work together ang mga elements natin na gagamitin sa ating mga posters or projects. Tip number 11, take a break, then bounce back. Like in every situation in life, you can burn out. Sometimes, when you're in the zone, you need to make it a point to get outside, take a creative break, and rest your brain. Okay, ito, share ko lamang. Minsan, nagkakaroon tayo ng creative block na tinatawag. Ano ba yung creative block? When we say creative block, yung bagay yung sinasabing parang wala ka sa huwiso na maggawa. Parang hindi ka inspired gumawa ng iyong gagawin project. For example, ang gagawin mong graphic design. So, what I suggest is for you to take a break. Ako po, personally, minsan, pag inaatake ako ng creative block, ang ginagawa ko, tumitigil talaga ako sa pag-design. Tumitigil ako sa pagtatrabaho, sa harap ng laptop, and then, lumalabas lang ako ng bahay. For example, pupunta lang sa bayan, magbabike ako, and then, para mag-relax lang, para ma-rest lang muna, para makita ako ng ibang bagay sa labas ng bahay.
hindi lang sa laptop ko. So, yun nga, yun yung way ko ng pag-take ng break ko. And then, minsan, while resting outside, nakakaisip ako bigla ng mga ideas na pwedeng execute sa mga project ko, sa mga designs ko, and then, tsaka lang ako babalik doon sa paggagawa pag ako'y nasa huwiso na. So, kailangan po, bigyan mo rin ang sarili mo ng time at ng proper facing din kung ganun ka gagawa. Kasi, when it comes to design, hindi naman din siya pwedeng madaliin. Ano? So, depende na lamang kung ikaw ay may deadline na napakalapit na. So, yun nga, minsan hindi mo siya matatapos ng isang upuan lamang. You also need to take a break para makapag-isip-isip. Para, kasi may mga times na, for example, ako, gumagawa ako ng project ko dito ngayon. And then ako, gandang-ganda na ako sa ginawa ko. And then, pag alis ko, for example, may pinuntahan lang ako. Pag alis ko, and then, nung binalikan ko yung ginagawa ko, mapapansin ko na, ay, pangit pala, may kulang pala. Wherein kanina, nung una kong tinignan, gandang-ganda na ako. So, yun yung sinasabi ko na, take a break muna bago mo siya tapusin. Ano? Kasi makakatulong talaga yon to make your project or your output more beautiful, ano, and more presentable din. Ano? Yun. Number 12, search for ideas. Have all the details needed before you begin to create. Study, read, research, and resource. Whether it's materials and objects or information and facts, the research process will guarantee a more thought-out result. Anong ibig sabihin ko dito? Tulad din ng ginagawa ko, bago po ako magsimula ng pagre-design, ng pagle-layout ng mga projects ko, ng mga bagay-bagay, ang ginagawa ko muna ay humahanap ako ng inspiration online. Hindi sa Facebook, ano? I mean, inspiration na mga past projects din ng mga hinahangaan kong artists or designers, mga outputs nila, mga arts nila na pwede kong pagkuhanan ng idea para sa gagawin kong project or sa gagawin kong layout. The question is, hindi po ba mali yun? Hindi po ba bawal yun yung kumuha ka ng idea sa iba? Okay. Hindi naman. Kumbaga ay, kung gagawin mo lang silang inspiration para sa gagawin mong project, hindi masama yun. Hindi bawal yun. Ano po yung bawal? Ang bawal ay yung gagayanin mo talaga almost mga 90% na kanilang project ay gayang-gaya mo. Kumbaga ay same colors, same text, same layout, kumbaga ay replica na kung tatawagin. Yun ang bawal, yun ang masama. Ang ginagawa ko lamang, for example, yung color combinations na lang, tutuladin ko yun, yun lang. For example, yung text na ginamit niya, tutuladin ko yun, yun lang. Mga ganun lang, kumbaga ay bits by bits. Pero, hindi yung totaling lahat na, yung tipong yun nga, ipa-plagiarize mo na, na we all know na syempre, plagiarism is very very wrong. Ano, so yun. Ideas lang ang kuhanin natin, not that project itself. Ano? Yun. So, number 13, create a mood board. So, have you heard of mood board? Use a grid for a simple and easy mood board to contain a collection of images, color swatches, and other visual pieces. This practice will help you find a common color palette or theme that can be applied to a project. Okay, so dito sa baba natin, may dalawa akong example ng mood board. So, ano po ba ang kinocontain o ano ba ang nilalaman ng mood board? So, simple lamang. When it comes to mood board, dun mo ilalagay kung ano-ano yung mga kulay, kung ano-ano yung mga texture, kung ano-ano yung mga fonts na gagamitin mo sa iyong project. Para, for example, may kakolab ikaw, ipapakita mo lang yung mood board mo sa kanya para maunawaan niya kung ano yung lakaran sa gagawin ninyong layout or sa gagawin ng project. For example, partnerings ang project nyo. And then, yun nga, tulad na yun, bawal ang magkita-kita. Ano? So, through online lamang. So, para mas ma-explain mo sa kanya kung ano ba yung design na gusto mo maipalabas, so, ito ang gagawin mo. Gagawa ka ng mood board. So, ipapakita mo dito, ano ba yung designs, ano ba yung filters na gusto mo, ano ba yung color na gagamitin mo, yung color palette, ano ba mga fonts na dapat gamitin, yung dalawa, para ang projects ninyo ay maging iisa or magmukhang iisa ang gumawa. So, yun ang kahalagahan ng mood board. So, ang mood board din po, ginagamit din ng mga photographer, for example. Kunwari ako, magpapapicture ako ng aking mga products, for example, ako may product. And then, bibigyan ko ng mood board yung photographer ko. So, nakalagay din sa mood board na yun kung anong itsura ng pictures na gusto kong mangyari.
anong design, anong shots ang gusto kong mangyari. With that, with the use of mood board, maunawaan ng photographer ang gusto kong kalabasan na hindi ko ma-explain by just using my words. So, do you get it? So, I'm going to provide a mood board para mas maunawaan niya. Ano? So, yun ang kahalagahan din ng mood board. Number 14, be updated. Keep your mind fresh with current events to inspire and influence both your work and the way you work. Follow relevant news pages on social networks, get vital and relevant information, and keep general knowledge up to date. So, you have to be updated din sa mga trend when it comes to design. For example, sa mga balita din. Kasi minsan, for example, yung mga nauso mga memes, and then gusto mo makisakay sa mga memes na yun, for example. So, kailangan mo updated din para yung mga specific memes na yun, mga specific designs na yun, or layouts, ma-apply mo sa project mo. Hindi yung, for example, ay, ano bang year na ngayon? 2021 na. Pero ang design mo, pang 2010 pa. So, what I'm trying to say is, kasi nga, hindi ka updated sa mga design trends na sinasabi. So, di ba, every year, may mga lumalabas na design trends, color trends, yan, color of the year, mga ganun, na pag-updated ka, pwede mo silang magamit sa gagawin mo mga project. So, yun yun. Think outside the box. The most creative people think outside the box. Don't use the typical icons and symbols you see everywhere to represent your topic. Research, sketch, and print to find new and original icons to visually communicate with your audience. Minsan, mas magiging creative ka kung hindi mo susundin yung ginagawa ng iba. So, it is a very, very challenging work na gawin na wala kang tutuladan, as in sa sariling utak mo lang ikaw magbubuo ng design. Minsan, you have to go or think outside the box nga. Hindi yung sa typical mo na nakikita ang designs na nakita kong ganda ang designs niya, ganito, gagayanin ko na yon. May nakita kong designs na ganon, gagayanin ko na yon. So, minsan, you have to think then of your own design or of your own layout. Kasi malay mo, mas maganda ang magawa mo kaysa dun sa nagawa ng iba. O, diba? So, yun yun. Next, no naked images. We're not talking about image content here. We're talking about layout. Aligning images with grids or frames makes a design look more professional. So, for example, gagawa ka ng isang layout or project na puro pictures. Sa halip na basta mo ilagay dyan ang mga pictures mo, mas maganda kung bibigyan mo sila ng grids o ng proper alignment. So, as you can notice, dito sa right side, mas maganda siyang tignan kaysa dun sa left side natin. Kasi bakit? Dun sa right side, equal yung spacing nila ng kanilang top, bottom, right, and left. Equal ang mga paddings nila, for example, yung borders nila, equal. And then, mas malinis siyang tignan, mas maganda siyang tignan. So, yon, hindi na minsan appropriate na basta ka lang lagay ng picture na ang mga spacing hindi magkakaayon. So, yun din, consistency din. Consistency ng spacing, mas maganda siyang tignan. So, yon. Finesse, but not too much. Make sure elements are correctly aligned, text is legible, contrast is enough, and space gives design features room to breathe. Kailangan ang design din natin ay humihinga, hindi yung sobrang punong-puno ng laman na hindi na, kumbaga, skip na, yon, that's the term. Skip na ang laman ng design mo, kaya naman parang sobrang kalat na siyang tingnan. Ano, always remember, proper spacing, proper aligning, na kailangan readable ang text natin, yung contrast natin ay okay lamang, kailangan siya readable, hindi yung sobrang labo, hindi rin naman yung sobrang bright na sobrang di na mabasa. Ano? Yun yung mga tips natin about graphic design. This time, we will be proceeding with typography. Ano po ba sinasabing typography? Typography is everywhere we look. It's in the books we read, on the websites we visit, even in our everyday life. On street signs, bumper stickers, and product packaging. But what exactly is typography? Typography is the style or appearance of text. It can also refer to the art of working with text, something you probably do all the time, pero hindi mo alam na ginagawa mo na pala. In order for you to know more or deeper about text, alamin din natin yung mga 5 types of fonts na nagagamit natin or na pwede natin gamitin. So we have serif, we have sans serif, we have monospace, we have fantasy, and we have cursive. Okay. So, ano po ba ang mga yon? Discussin natin siya isa-isa. Serif fonts are perfect for print. Okay.
So paggagamit po pag magpi-print po kayo for example ng newspaper or for example ng mga projects niyo na for printing or for na for printed, yung printed ang pag-submit for example, magandang tingnan ang serif. The serifs in print make it easier to read. Mas madaling basahin kapag serif fonts ang ginamit mo. By the way, ano po bang sinatawag nating serif fonts? Simple lamang. Ang sinasabing serif fonts, yun po yung mga fonts na may extra embellishments sa lahat ng, sa bawat ends ng bawat stroke ng text. For example, letter T. So, letter T, magiging serif yan kung yung mga sides ng ating text ay may mga kuwit-kuwit or may mga designs na pa ganun. For example, letter T. So, vertical line, horizontal line, and then may mga kuwit-kuwit sa dulo ng bawat text, yun yung tinatawag nating serif fonts. Or to be specific, yung bawat kuwit, serif ang tawag doon. Ano? Yan yung sinasabi nating serif na mas maganda for printed materials. So ano-ano po ba yung example natin ng mga serif fonts? So we have Garamond, we have Georgia, we have New York, we have Times, Times New Roman. Ano? Yun yung mga very good for printing serif fonts. Sa kabilang banda, may tinatawag naman tayong sans serif. Sans serif, yun yung kabaligtaran ng serif. Sabi dito, sans means without. So, without serif. Yun naman yung mga text na walang arte, na puro straight lines lamang. Ano, for example, letter T. Vertical, horizontal. Yun na yun. Walang kuwit-kuwit. So, sans serif ang tawag doon. Doon sa mga simple na text lamang. So, saan po ba magandang gamitin or saan ba ginagamit ang sans serif fonts? Ginagamit ang sans serif fonts, best used sila kapag online viewing or gumagamit kayo ng monitor. Yun. So, pagka for posting lamang, hindi for printing, pag for posting lamang, mas magandang gumamit ng sans serif fonts. So, examples are, we have Arial, Geneva, Helvetica, Lucida Sans, Trebuchet, Verdana, and so on. So, ito yung mga fonts na hindi maarte. So, as you can notice, dito sa aking presentation na ito, dito sa aking paragraph, ang ginagamit ko dito ay sans serif. So, yun yun. Ito yung example natin ng sans serif. Ano po? Next, we have monospace. So, pag sinabi namang monospace, bawat spaces or bawat spacing or bawat width ng bawat letters ay magkakatulad. Ano? For example, di ba? For example, balik tayo sa sans serif. For example, letter I, ganun lang kanipis. Letter O, medyo makapal. Yun yung sans serif. This time, pag sinabing monospace, kada letter, pare-pareho sila ng width. Ano po? Pag sinabing monospace, for example, letter I, so, yung kanyang width ganyan, letter O, same din. So, kaya po tinatawag natin siyang monospace. Iisa or single ang ginagamit nilang spacing sa bawat letter. So, yun lang yun. Next, we have fantasy. These are primarily decorative while still containing representations of characters. Use fantasy and cursive fonts in images and as headlines. So, when we say fantasy, yun yung mga may design-design na fonts. Ano? Yun yung may mga parang symbols-symbols na, but still, distinguishable siya as letters. So, yun yung tinatawag nating fantasy. And then, we have here cursive. Simple lamang, when we say cursive, yun yung mga handwritten, yun yung mga kabit-kabit. Ano, yun yung mga kabit-kabit na fonts. Yan. Okay. So, sabi dito, fonts matter. So, I have here a concrete example na nagpapakita kung gaano kahalaga ang paggamit ng font. Okay, sabi dito, so I have here a sentence sa bawat notepad, sabi ay, I won't leave you. Yung nasa left side, pag binasa mo, medyo kikiligin ka. Ano? Kasi ang ganda ng font na ginamit. May mga puso-puso. Pero, yung sa right side, same lamang yung sentence, pero ginamitan siya ng parang dripping blood. So, parang sa halip na kiligin ka, kikilabutan ka. So, napansin nyo ba? Pareho lamang yung color na ginamit. Pareho lamang yung sentence nila, pero iniba yung font na iba na ang kanyang meaning. So, that is how powerful fonts are. Ano? Yan. Saan po ba kami pwedeng kumuha or mag-download ng mga fonts? So, these are just some of the websites wherein pwede kayo mag-download ng mga fonts na pwede nyong gamitin for your projects. Ano po? By the way, another tip ko po sa inyo
If you are going to create a project, lilimitahan nyo na or limit sa paggamit ng mga fonts na naka-install na sa inyong computer or yung tinatawag natin na pre-installed fonts. Ulitin ko, limitahan na po natin ang paggamit ng mga pre-installed fonts sa inyong computer. Ano po ba yung mga pre-installed fonts na yun? So, yun yung mga palasang na fonts na yung mga kilala natin. Mga Times New Roman, Arial, yun yung mga fonts na nakikita ninyo sa inyong Word document. Yun yung mga lagi nyong ginagamit. So, bakit po? Kasi, yung mga pre-installed fonts natin or yung mga already installed na fonts natin sa computer natin, ginagamit sila for documents, for letters. Kasi simple lang sila. Pero when it comes to designing, iwasan na lang natin ang paggamit ng mga fonts na yun. Kaya nga dito, nabigay ako ng mga websites wherein pwede ka mag-download ng font na pwede mong gamitin for your project. Ano? Kasi para mas maganda siyang tingnan. Para mas professional siyang tingnan, para mas may design siya. Ano? So, yun. Yun yung tip ko about fonts. Next, 10 golden rules you should live by when combining fonts. So, choose complementary fonts. Fonts have moods or personalities. So, syempre, ang fonts na gagamitin nyo ay depende rin sa kung anong event, for example, or anong theme ng paggagamitan ninyo. So, for example, birthday party. So, mas maganda kung medyo bubbly yung font ninyo, medyo rounded, masaya, para mga balloons ang fonts ninyo, that will be better. Iiwasan nyo, for example, na birthday party, pero may mga dripping blood ang fonts ninyo. So, yun yung sinasabi ko na hindi appropriate. Ano? Mag-choose kayo or pumili kayo ng mga fonts na magko-complement sa event or dun sa project na gagawin ninyo. Number 2, establish a visual hierarchy. So, dito din po mapasok yung sinabi ko kanina na size matters. So, syempre, when we say visual hierarchy or hierarchy, yun yung pagbibigay mo ng emphasis dun sa mga words or sa mga sentence na gusto mong unang makita. For example, may paragraph ka or may essay ka na gagawin sa iyong poster. Syempre, yung title ay mas malaki kaysa sa ating paragraph. Kasi bakit? Alin ba mas mahalaga? Title or yung paragraph? I think yung title. So, kaya naman, mas palalakihan ko siya kaysa po doon sa aking paragraph. So, for example, ang title mo, ganito kalaki. And then, may subheading ka pa. Since subheading siya, make sure mas maliit siya. Ano? And then, yung paragraph mo, mas maliit pa ulit sa subheading mo. So, ganun yung proper na pagbibigay ng hierarchy. So, next, sabi dito, consider text. Ang size ng text natin ay depende rin naman kung saan mo siya ilalagay or kung saan mo siya ipiprint. For example, gagawa ka ng product label or for example, yung ipiprint mo ay sobrang liliit lamang na for example, ay pangalan mo, ididikit mo sa ballpen mo. For example, something like that. Label ng ballpen mo ay pangalan mo. Alangan naman na, alam mo, ang ballpen mo ay maliit lamang. Alangan naman na ang text mo ay sobrang lalaki dito. Yun yung sinasabi dito sa number 3 na consider text. Na pag maliit ang paglalagyan, of course, maliit ang text. And then, for example, gagawa ka ng billboard. Kunwari, may billboard ka na. And then, syempre, saan ba nilalagyan ang billboard? Syempre, sa matataas na lugar. Doon naman, hindi mo pwedeng gamitan ng sobrang liit na font. Kasi bakit? Ang mga titingin sa billboard mo ay sobrang malalayo at mababa ang lugar. So, that is why kailangan bigger or malalaki talaga ang mga fonts na gagamitin mo to make your text readable. So, ano? Number 4, mix serif and sans serif. So, magandang gamitan. So, sabi ko kanina, 2 to 3 fonts lamang and pwede kang gumamit ng serif and then sans serif. Or sans serif and then serif. So, yun. Pag-combinin mo yung dalawang yun, magandang kalalabasan niyan. Next, create contrast. For example, sabi dito, one of the main reasons that pairing serif and sans serif fonts work so well is that it creates contrast. Yung isa sa rason kung bakit magandang gumamit, kung bakit magandang pagsamahin ng isang serif at isang sans serif kasi nga, binibigyan nila ng contrast yung isa't isa. And this contrast, mas napapaganda niya ang iyong project or yung output mo. Next, steer clear of conflict. For example, sa mga line height, sa mga height ng ating text, kailangan sila ay consistent din. Kailangan pare-pareho, hindi yung every word, iba't iba ng size, iba't iba ng color, parang sobrang judgemon, di ba? Parang sobrang unprofessional tingnan ng mga ganong lagay.
So, yun. Sa halip na gusto mong mapaganda yung project mo, parang hindi siya gumanda lalo. Kasi nga, iniba-iba mo yung size. Parang hindi siya magandang tignan. Yun. Next, avoid pairing fonts that are too similar. So, I have here na nasa taas isang serif, nasa ilalim isang sans serif. So, di ba magkaiba siya? Sabi kanina, gumamit daw na magkaiba, which is tama. Pero, ang mali dito, as you can notice, dun sa dalawang yan, medyo magkatulad na. Medyo mahirap na silang i-distinguish kung anong pinagkaiba nila. That is why, ito yung sinasabi dito. Avoid pairing fonts that are too similar. Huwag naman kayo mag-pair ng fonts na parang magkatulad na, sobrang magkatulad. Kasi bakit? Magiging boring ang kalalabasan ng output ninyo. Parang yun at yun na lang yung nakikita. Next, use fonts from the same family. Using typefaces from the same family is always a safe bet. After all, they were created to work together. Ano po ba yung sinasabing font family? So, simple lamang. For example, ay Arial Bold, Arial Italic, Arial Condense. Kung maga ay pare-pareho silang Arial, pero iba't iba ka na lang itsura. So, yon, maganda rin gamamit ng fonts from the same family. So, sabi dito, yung nasabi ko na kanina, limit your number of fonts. Yan. Number 10, practice. A friendly suggestion rather than a rule, practice combining fonts on your own. Siyempre, practice makes better and practice is the key. So, yun. As you can notice, dun sa example ko, dito sa practice makes better, practice siya ay cursive and then yung mix, ginamitan siya ng sans serifs. As you can notice, readable siya. Medyo okay din siyang tingnan. So, yun yun. Next. So, I have here samples of font combinations. By the way, marami kayong masi-search sa internet. For example, kayo ay medyo, since mga beginner tayo, mahihirapan kayo mag-combine ng fonts. Hindi nyo alam kung alin bang fonts ang magandang kasama nito. Kasama nito. So, i-search nyo na lamang sa Google na, for example, font combinations. Lalabas na doon yung mga fonts na magkaka-partner na pwede nyo gamitin sa inyong project. Mas madali yon para sa inyo. Ano? Hindi nyo na kailangan mag-trial and error, kumbaga. So, yun. Next. 10 typography mistakes that novice designers make. So, ito naman yung mga kalimitang nagagawang error or mistakes ng mga baguhang designer na iiwasan natin. So, kaya ko ito sineshare sa inyo para maiwasan natin gawin. Ano po? Yan. Number 1, the too close for comfort. So, as you can notice, nasa left side ay wrong, nasa right side ay right. So, bakit? As you can notice nga, yung sabi ko kanina, yung nasa left side, sobrang dikit-dikit. Ang hirap ng basahin, ano? While on the right side, as you can notice, easy lang siyang basahin. Madali siyang basahin kasi tama lamang yung spacing nila sa bawat isa. So, yun sinasabi ko kanina. Number 2, the stretch look. Ito ha, rule number 1 dapat to eh. Rule number 1, kahit kailan po, hindi dapat tayo nag-i-stretch ng fonts. Kailangan ay kung paano mo siya tinype or kung paano siya pinalakihan na kanyang width, ganoon din sa height. Hindi kailanman tayo dapat nag-i-stretch ng fonts. Kumbaga siya ay mortal sin siya ng mga designers. Pag-i-stretch ng fonts, hindi natin ginagawa yun dito. Next, the too many fonts. Ito din yung sinabi ko kanina. Limitahan lamang sa 2 to 3 fonts. Tulad nung nasa left side natin, bawat words, iba't iba nang ginamit na fonts. Hindi siya magandang tignan. Artistic maybe, pero hindi siya presentable. So, yon. Yung nasa right side natin, look. Bold lang, and then regular, and then bold. Yun lang. Maganda na siyang tignan. Simplihan. The no contrast club. So, sa left side natin, as you can notice, medyo boring. Pare-pareho lang ang nakikita. But doon sa right side natin, tingnan nyo, ginawa nila ng twist. Nilapatan nila ng iba't ibang style ang bawat text. So, which makes it better? Yung sinasabi natin the lonely orphan. Yung nasa left side, as you can notice, dun sa pinakababang part, yung word na art, napahiwalay pa siya. Ano? Yun yung sinasabi natin lonely orphan or ito yung iiwasan natin na iisa na nga lang yung word, in-enter mo pa. So, yung nasa right side, ginawa ng paraan kung paano mapagkakasa ng lahat na walang naiiwang isa sa ilalim. Ano? Gets na ba yun? Na so can notice dun sa right side natin, kalahati ng sentence ang magkakasama sa pinakailalim. Unlike dun sa left side nga na mali, na isang word lamang, inihiwalay mo pa. So yun, ano, kumbaga mabibitin kasi eh. Mabibitin sa design, mabibitin sa pagbabasa. So yun, sa pagsamasamahin nyo na gawa ng paraan na pagsamasama at walang maging lonely orphan. The poor use of hierarchy. Ito yung sinasabi ko kanina, nasa left side, wrong, look.
mas malaki pa at naka-bold pa ang paragraph kaysa sa header, kaysa sa title. Mali yun. So, dun sa right side natin, as you can notice, nakalagay dun, I want to see this first. I want you to read this second. And so on. From top, papuntang bottom, since yung top ang pinakagusto mong makita ang una, so mas malaki. And then, paliit siya ng paliit. So, yun yung proper hierarchy natin. The unreadable type. Okay. Ang problema naman dito ay ganito. If you are going to write long sentences or a paragraph, never ever kayong gagamit ng fonts na naka-uppercase letters or big letters. Huwag na huwag niyong gagawin yun kasi mahirap siyang basahin. Hindi appropriate na yung isang buong paragraph ay naka-uppercase letters. Especially kung hindi ka naman galit. Ano? So yun, iiwasan natin yun. When it comes to paragraph, ay di naka-sentence format siya or naka-uppercase ang first letter ng first word and then, yun nga, naka-sentence case, ika nga. So, hindi lahat uppercase letters. So, yun yun. Bad kerning. When we see kerning, yun yung spacing between each letter. So, as you can notice dito sa left side, magkakaiba or hindi uniform ang spacing ng bawat letters. So, medyo mahirap siyang basahin and baka magbigay pa siya ng ibang idea dun sa mga kabasa. Unlike dun sa right side na uniform ang spacing ng bawat letter ng bawat word. Ano? So, yun. Next, the wrong font at the wrong time. So, ito yung sinasabi ko kanina na nagbibigay din ng mood ang mga fonts natin. So, for example, na birthday ni grandma. So, huwag mo namang lagyan ng grudge na font. Ano? Na fonts na nakakatakot. Kasi grandma's 80th birthday yun eh. So, kailangan medyo elegant. Kailangan maganda. Yan. So, right side, maganda. Ganagyan naman ito ng serif font. So, medyo elegant din tingnan. So, that is right. Ano po? Yan. The uppercase script. So, tulad ng sabi ko kanina, huwag magsusulat ng paragraph na ang gamit ng uppercase letters, same as this, huwag susulat ng paragraph na gumagamit ng uppercase letters na cursive. Ano? Kasi ang hirap basahin. Kahit paano ang spacing niyan. Basta, again, huwag gagamit ng cursive na letters para sa paragraph. Sa buong paragraph ay cursive. That's very, very wrong. Next, colors. Ang colors naman po, ito ay madali lang din. Kumbaga, eh, syempre, ano ba yung magandang gamitin kulay. For example, color harmonies. Napakadaming color harmonies na available. Monochromatic, analogous, and so on. Kumbaga, yung inaral natin nung tayo elementary and high school. So, hindi naman kailangan na alam na alam mo ang bawat ganito, ang bawat color theory na ito. Kasi I myself, hindi ako nagamit ng color wheel. Hindi ako nagamit ng color theories. Anong technique doon? So, ito isang technique. Ang ginagawa ko po, nag-search ako ng projects, ng existing projects na, and then, yung kulay nilang ginagamit ko. So, panagkita ko ng project dito, na maganda siyang tignan, maganda yung color combinations na ginamit, yun yung color combinations na gagamitin ko. And then, sa internet naman, Google mo lang, good color combinations, or color combinations for projects, lalabas na doon yung mga color palette na pwede mong gamitin. So, diba, less hassle na. Kasi search mo lamang, da-download mo lamang, kakopy mo lamang yung kulay. Then, pwede mo na siyang gamitin. You don't have to mix colors sa color wheel. Napaka time-consuming nun. So, yon. Search mo na lang, good color combinations, good color palette. Lalabas na yan online na pwede mong gamitin. So, yon. So, mag-jump na tayo dito sa color na ito. Ano? Yan, mga tetradic. Yan. How important is color in design? So, yan. An object becomes something else entirely only by changing its color. So, dito, magpapakita ko ng mga examples na kung saan pare-pareho ang drawing, pero nung pinag-iba-iba na ang kulay nila, nag-iba na ang itsura. So, ganun ka-tindi or ganun ka-important ang color sa isang design. So, ito, let's check. Okay, so sa left side, meron akong naka-triangle na nakahiga na color white. So, that is an iceberg. And then, sa right side naman, iniba lang ang kulay ng background, iniba lang ang kulay ng triangle, naging shark na siya. So, di ba? Ang cool, galing ng kulay, iniba lang ang kulay, iba na ang meaning niya. So, sige, let's proceed pa po. Next. Okay. Yung circle na may na black, na ang background ay red, bomb siya, kung titignan mo. And then, yung background naman ay black, yung circle ay red, bubble siya, or yung Christmas decor natin. So, as you can notice, pareho ulit ang drawing, in-invert lang ang kulay, iba na ang meaning. Next example,
ito, circle na yellowish at may maliit na circle na medyo dark sa loob, moon siya. And then, dun sa right side naman, ginawa lang dark ang kulay, dead star naman siya. Ano? So, ito, parent snake, nung in-invert ang kulay, naging carrot or snowman's face. Ano? Nose rather, snowman's nose. Yan. Oh, so you can notice, pag yellow ang lalagyan, red ang lettering, mustard yan. Pag red ang lalagyan, yellow ang lettering, ketchup yan. Yan. Ah, ito, mga bars lang siya. Iba't iba lang yung paghahati-hati ng kulay, iba lang ibig sabihin. So, yung una, we have loading. Parang naglo-load pa siya. Yung second, smoking. Mukha siyang cigarette. Yung third, mukha siyang lightsaber. And then, yung pang-apat, mukha siyang kit or color palette. Ano? Ito, puro mga circle lamang na iba't iba ang pagkakahati at iba't iba ang kulay. Pare-pareho ng forma, pero nung iniba ang kulay, nang iba-iba na din ang kanilang meaning. So, di ba? And then, ito, pag may black, black bear yan. Pag may white, polar bear yan. Pagka may gray, panda bear, hindi. Ibig sabihin ito, pag pinaghalo mo yung black and white, syempre, ang panda yun. Panda yun. Kasi ang panda, may black and may white na part. Ano? Yan. So, yun yun. Tulad kanina, yan, sorbet or ice cream, nung in-invert ang kulay, naging dynamite. Okay, ito naman. Avoid common mistakes in using colors. There are a few classic do's and don'ts even when it comes to color. For instance, have you ever seen colors that seem to vibrate when they are placed next to each other? Tulad nito, ang sakit sa mata, no? Pag iyon tinititigan, para siyang umiibo and then masakit siya sa matang tingnan. The solution is to tone it down literally and there's a simple way to do it. Start with one color and try adjusting its lightness, darkness, or saturation. Sometimes, a little contrast is all your color palette needs. So, ito. Medyo iba-iba na siya. Hindi na nagtatadya ka ng mga kulay natin dito. Ano? Yan. They are working as a team na agad. Readability is an important factor in any design. Your color should be legible and easy on the eyes, especially when working with text. Sometimes, that means not using color, at least not in every single detail. As you can notice sa design na ito, ang kulay, sobrang kulay. For example, yung bawat letter ng word na welcome ay iniba-iba. And then, yung mga colors nila, ibasta na. So, hindi siya magandang tingnan. Neutral colors like black, white, and gray can help you balance your design. So, when you do use color, it literally stands out. So, yun. As you can notice, yung mahalagang part lamang ang kanulayan, which is maganda, which is more beautiful kaysa dun sa nauna kanina. Ano? Choosing the right colors. Every color sends a message. It is important to consider the tone of your project and choose a color palette that fits. So, yung sabi ko kanina, gumamit kayo ng color palette na pwede nyo ma-search din naman online. So, yan. The power of images. Itong part na ito, mandali lang to. Pagkuha ng images and then using stock. Okay. Sige, forward na natin to. Okay, siguro, for example, gagawa kayo ng posters about teamwork. And then, pag nag-search ka sa online ng pictures about teamwork, basically, lalabas ito mga gantong example, di ba? Yung mga gantong klase ng drawing, yung mga gantong klase ng illustration, ay kumbaga ay palasak na, or gamit na, kumbaga sa ibang tinamay, old school na, ang mga gantong design. So, since 2021 na, iwasan na natin ang paggamit ng mga ganitong klase ng pictures. Kasi parang, ang lakas maka-jegemon din, ang lakas maka-old school talaga. Parang, kasi very generic. Gamit na gamit, palasak. Parang, hindi na siya worthy na gamitin for a project in 2021, di ba? So, what I'm trying to say is, for example, teamwork, sa halip na itong gamitin mo, why not? Itong gamitin mo. Mas magandang tignan. Mas social tignan. Ano? Kesa dun sa kanina. Diba? Mas bago sa paningin ng lahat. Kumbaga, hindi nyo lagi nakikita itong mga gandang pictures. Unlike dun sa kanina. Diba? So, yun.
image usage rights. Okay, so anong ibig sabihin nito? Have you noticed yung mga pictures natin na merong mga ganito? Like dun sa left side ko, Shutterstock. May mga lettering sa picture sa gitna or sa side. Dito sa right side ko, sa ilalim, meron. Then may mga symbol-symbol na mga nakakalat sa picture. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, itong mga pictures na ito ay binibili or kailangan mong bilhin bago mo siya gamitin. Ano? So, ibig sabihin din po, kapag nag-download kayo at gumamit kayo ng mga pictures na may itong watermark na tinatawag, it's like pagnanakaw or stealing. Kasi bakit? Itong mga pictures na ito, mawawala lamang yung kanilang watermark kapag sila ay binili mo. So, pag binili mo, isesend nila sa iyo yung picture without watermark. So, ikaw, kapag ginamit mo ay yung may watermark, ibig sabihin, hindi mo binili. That means, ninakaw mo. Which is very, very wrong din. Ano? Yun. So, kung may camera ka naman, and kaya mo mag-shoot ikaw. And then, may mga available din namang pictures na free to use. Ano na, hindi ka makaka-copyright. So, pwede ka din mag-search ng ganun. Pero huwag na ito maganto na may mga watermark na for sale. Ano? Iiwasan natin ang paggamit ng mga pictures na may watermark. That is a very, very wrong move. Paggamit ng pictures with watermark. Yan. Iiwasan din naman ang paggamit ng mga pictures na blurred. Ano? Kasi, baka siyang tingnan. Kumbaga, out of focus. Okay, ito isang rule sa images. For example, ikaw ay may picture dito. Ang lahat ng pictures natin, pag tayo nag-e-edit, pwede siyang paliitin. Pwede siyang paliitin. Pero, yung image natin na yun, hindi na siya pwedeng palakihin. In other words, pwede kang mag-resize paliit ng picture mo, pero hindi ka pwede mag-resize palaki ng picture mo. Bakit? Ano mangyayari kapag yung normal picture mo, i-resize mo ng mas malaki sa kanyang original picture, sa kanyang original size? Ano mangyayari? Ang mangyayari po ay, magpipixelate na ang iyong picture or lalabo na siya. Is that clear? So, iwasan po natin ang pag-resize bigger of its original size ng ating picture. Ano? Yun. Editing images. So, pwede din tayong maglagay ng mga filter. For example, yung black and white. Yan. Or cropping. Siguro, alam nyo na naman ang pagka-crop. For example, may mga parts ng picture na ayaw na kayong balikan or ayaw nyo na isama. Yun. I-crop nyo na lang siya. Ano? So, ito yung paggamit ng crop natin. Dito ginagamit. Pagka-crop. Yung pag-eliminate ng mga parts ng pictures na ayaw mong gamitin. So, you can crop it naman. Yan. Resizing, nasabi ko na yan kanina. Other adjustment, so yan, gumagamit ng parang filters. Pwede mong adjust ang brightness, ang contrast, ang saturation, and ang color. Yun. Putting it all together, so yan, yung mga discuss natin kanina, ito yung example, pinagsama-sama na. With proper hierarchy, with proper fonts na ginamit, font combination, and yan. Just remember what you've learned about image quality, both technical and conceptual, and your work will sure to stand out for the right reasons. Make sure it is sharp, clear, distinct, and memorable. Yan. Problematic designs. Ano po? Too wordy. Iwasan ang napakadaming salita sa iyong designs, napakadaming words. Ano po? Next, long lines of text. 50 to 60 characters per line lamang dapat ang ating nakalagay sa ating poster or sa ating project para sa ay magandang tingnan. Too many fonts, we have talked about that. Bad letter spacing, yan. Bad kerning, discuss na natin. Ineffective color combinations, yung pangit tingnan. Ito, ganun tingnan. Kita nyo, magkakaulam na, ika nga, yung kanilang font colors. Inadequate use of white space. As you can notice, sobrang sikip. Hindi na makahinga ang design natin. So ito, look. Ganun tingnan. Though malaki ang white space, still, professional siyang tingnan. Magandang tingnan. Not aligning elements. Tignan nyo, hindi na inalign ng elements. Nakakalito, ano? Nakakalito kung anong ibig sabihin. Yun, naka-align ng elements. Much better. Inadequate use of contrast. Medyo hindi na siya ka-readable. Ano? So, yun. Use colors of contrasting shades and levels of saturation. Yan. Failure to scale elements properly or yung proper hierarchy natin. Hindi naman lamang kung alin ba unang gusto mong ipakita. So, yun. Binigyan ng emphasis yung dramatic effect.
kaya siya pinakamalaki. And then supporting details lang, nasa ibabaw. Ignoring the rules of hierarchy, ganun lang din. Text that is hard to read. Ito rin yung ginagawa ng iba na yung text mo, may background picture, kaya lamang, hindi naman mabasa ang text mo. Hindi siya nag-work together yung text mo at yung background mo. So, pang ito. So, why not? Ito, gawin nyo. Palabuan ang background and then make sure yung text nyo ay readable. This is much better than dun sa una, di ba? Failing to choose the right fonts. It's important that the mood of your font and design match. Yan. So, kung gusto mo yung medyo classy, cozy, so medyo elegant ang bigay mong font dyan. So, yun yun. Next. Problems with leading. There is nothing wrong with making line breaks. So, as you can notice, sobrang magkaiba ang spacing ng bawat line of ating paragraph. Ano, yung bawat line natin. Leading ang tawag doon. So, kailangan siya ay, ano din, uniform. Ano po? So, next. Using pixelated images. Ito din, isa sa iiwasan ninyo ay ang paggamit ng pixelated na images. Hindi maganda gumamit ng pixelated images sa ating projects. Trying to achieve perfect symmetry. Siyempre, pag symmetrical ang design mo, maganda siyang tingnan. Pero minsan, sa sobrang kagustuhan mo, pangit din naman ang kalalabasan. Ano? So, yun. To make it balance, yan. Gawin mo yan para sila i-balance. Forgetting about the content. Minsan, gusto mo, medyo professional lang siyang tingnan, pero ang ginawa mo naman, nagawa mo ng mga emojis, nagawa mo ng smileys, parang naging pambata. Diba? Yan. So, kailangan yung mga elements na gagamitin mo ay nakakatulong para mas maging more presentable yung project mo. Not being creative. Instead of cheesy stock photos, try an illustration or HD photography. So, yun. Tuloy nito. Napaka-generic na yung pictures natin. Ano? Feeling the design for the medium. So, may tinatawag tayong color mode. For example, sa Photoshop, may mga color modes tayo dyan. Ito yung dalawang sikat. We have RGB and CMYK. RGB stands for red, green, and blue. Yung mode na ito ay ginagamit pag ang project mo ay for posting or for online viewing lamang or using monitors. RGB nga gamitin mo. Pero kapag yung design mo ay piprint natin sa tarpaulin, sa printer, CMYK talaga ang gagamitin mo. Ano po, para kung ano nakikita mo sa iyong monitor, pag nagprint siya, same color. Ano, kasi pag RGB ang ginamit mo, then ipiprint mo pala siya, may makikita kang difference sa colors nung nasa monitor at color nung na-print mo na siya. Ano po? So, yun yun. Lack of consistency. So, as you can notice sa example na ito, hindi magkakaulam, hindi magkakamatch. Yun, hindi magkakamatch. Sample designs. So, these are just sample designs na patungkol dun sa ating mga diniscuss kanina. So, as you can notice, may dalawa akong poster dito. Same color ang ginamit sa parehang poster. That's very good. Same text ang ginamit, same texture, yung mga dot, same yung gold na ganun. So, that's very good. Maganda siyang tingnan. Same as this, templated siya. Same ang mga borders na ginamit, same ang placing ng logos, ang text na ginamit. So, as you can notice, maganda ang spacing ng bawat line ng bawat sentences, bawat paragraph. That is very good din. And there, as you can notice, since this is an advisory, so kailangan mas malaking letter, yung advisory na text para pag una nakita, oh, kailangan itong basahin. Something like that. Yan. Same lang din. Oh, ito. As you can notice dito, look. Cursive plus sans serif. Ang ganang tingnan, di ba? Combination. And then, kung anong fonts ang ginamit dun sa unang poster, siya rin ang ginamit dun sa second poster. So, magkakaulam, magkakatema. That is good. So, yan. These are just examples. Yan. Okay. Now naman po, magpapakita po ako sa inyo ng mga examples na mga nakita ko online na mga i-discuss natin kung ano yung mga pwedeng improvement na pwedeng gawin nila or pwedeng gawin din natin kung tayo naman ang gagawa ng mga tulad ng ginawa nila. Disclaimer, so we will be doing this hindi para ipahiya or kung para ay ipakita mas magaling tayo sa kanila, no? Hindi ganun. Kung magigagawin natin to para ang bawat isa sa atin ay mas matuto pa. Ano po? So, for their safety, ay tinakluban ko kanilang logos at kanilang mga pagkakakilanlan. So, yon. First example. Okay. So, as you can notice, this is a post about a Valentine event. Yan. So, Valentine's, may mga hearts. Very good tayo dyan. And then, ang napansin ko lamang, for example, dito sa string natin ng guitar,
parang very colorful siya. Na parang hindi siya related na sa Valentine season, which is dapat a red, pink, white. So yun. Yun dapat yun. And dapat ang ating mga elements ay magkakatulad din. And then dito, as you can notice, ang dami ng fonts na ginamit. Kaya naman, medyo hindi siya magandang tignan. And then, yung ating hierarchy. As you can notice, ang mga fonts niya ay almost the same na ang size. Hindi mo alam kung saan ka unang titingin. Yun yung isa sa problem dito. Ano? So, next. Yan. As you can notice, color combinations, maganda naman. And then, ang ano lang dito ay, as you can notice, yung picture ng babae na may hawak na plants, and then yung picture na lalaki na may tulak-tulak na watermelon, magkaibang style sila. Magkaiba silang style, and then, ito yung iiwasan ninyo, paggamit ng magkaibang style ng drawing sa iisang poster. Kasi kailangan, kung anong ginamit mong style doon sa unang picture, same style din doon sa sunod na illustration. So, dapat ganun tayo. We have to be consistent. Ano po? Yan. Next. So, as you can notice, sa text, medyo okay naman ang text. Medyo simple lang. And then, ito yun eh. Sabi ko nga kanina, ang colors nagbibigay siya ng mood. So, since nagbebenta tayo ng pagkain dito, mas maganda siguro kung yung colors na gagamitin natin ay nakakagutom, di ba? So, I suggest na ang gamitin ng colors ay either yellow, red, or orange. So, di ba? Karamihan sa mga fast food chains, yun yung kulay. Kasi, para enticing, para nakakagutom ang kulay. Unlike sa green, pag nakita mo yung green, parang more organic ang itsura niya. Para mapaisip ka na, ay ano to, sa tayari, sa gulay, parang something like that. Ano? So, since meat or ulam ang kanyang binibenta, mas maganda kung appetizing ang color. Next. So, same din ito na yung mga illustrations na ginamit ay hindi magkakatulad or hindi isang theme, hindi isang style. So, medyo parang nag-iba-iba na siya. So, what's good in this is that yung font niya ay madaling basahin kasi ang kulay na ginamit ay lighter than the background. And dito lang ay yung subheading, yung for providing us food in this trying time ay mas maganda siguro kung hindi sa uppercase lahat. Ano? So, yun. So, ito, isa sa mga ito, controversial na post. Yan, mabuhay si Games Athletes. So, kulang na kulang sa design. Ano po? Na lahat ay uppercase letters, wala man lang ibang designs na dito, may white space dito, na blankong-blanko, na parang siguro may pwede tayong ilagay doon, pero hindi na nailagay. Ano? Kumbaga, parang minadali na. And then, as you can notice, yung borders natin, parang walang borders siya sa palibot. Ano po? Same as dito, ang daming text na ginamit. Medyo nakakalito. Ano? Iba't ibang words, iba't ibang entries ay iba't iba ang kanila ginamit na font. Kaya nakakalito. So, very good naman yung nasa ilalim. Yung gumamit sila ng icon, ng email, ng Facebook, at ng telephone. Very good yung sense na gumamit sila ng icons, pero mas maganda sana kung yung icons na ginamit nila ay magkakasame din ang style. So, ibig sabihin, for example, look, yung ginamit na Facebook at yung email na icon, black sila. So, I am expecting na yung telephone na icon, black din, hindi yung outline lamang. Ano? So, yun yun. So, next ito. So, naglagay siya ng picture ng shoes sa isang background color. And as you can notice, halatang halata yung mga cutouts ng picture. So, kailangan, kung magka-cutout ka ng picture, kailangan ay seamless. Ano? Para mas maganda nang tignan. So, ito din, isang tarpaulin layout na, as you can notice, wala nakakaliyo. Hindi ko alam kung alin ang una kong mabasahin. Hindi ko alam kung ano ang tamang unahin na nabasahin nga. And then, ang daming pinupuntahan ng text kaya siya ay mahirap basahin. So, same as this one. Parang medyo nakakalito yung mga lines sa background nitong ating body. So, day 1 and day 2. Yan. Okay siguro kung ano, kung wala na yung mga lines na ganon. And then, yung mga entries natin dyan, yung mga text natin, mas maganda siguro kung hindi lahat uppercase letters. Ano po? So, yan. Yung ginawa niya ay, yung text ay nasa likod ng head ng babae. Mas maganda siguro kung malinis yung pagkaka-erase. Ano? Pagkaka-erase dun sa mga letters na nakadikit dun sa hair. So, dito ay halatang halata pa. Next, ito din.
ang daming white space na ginamit. Sayang yung space na kumbaga ay sana may mailagay pa tayo dito sa part na to, sa lower right hand corner. And then what's good dito ay yung sinasabing political color, na political color ni sir ay red and blue, kaya naman yung entire tarpaulin red and blue. That is good. Ano, that is good naman din. Pero yan, sa so, proper spacing or yung tulad ng COVID-19 safety tips, dapat mas malaki yun, mas kapansin-pansin yun, and then mas paliitan na lang yung subheading na stay safe, save lives, yun, something like that. And dyan po nagtatapos ang ating session for this webinar. And gusto ko lang po mag-promote ng saglit. So you can find me on Facebook, Vinson-Roi CDC. You can follow me on Twitter, at Vinson-Roi. You can follow my Instagram accounts, at I am Vinson-Roi, and at i.m.bga. You can like my Facebook page, ang Batanggenong Graphic Artist. So yun po yung aking business ngayon, yun yung aking freelance job, Batanggenong Graphic Artist. So pahanap na lamang po. And then you can visit my Behance account, yan, Pinterest account. And you can also subscribe to my YouTube channel, so Vinson-Roi Chavez. And that's it po. Again, maraming salamat po for inviting me, and I hope kahit paano, kahit konti, ay may natutunan kayong bago about graphic design. And I am looking forward na ma-meet kayo ng face to face soon, pagka okay na ang lahat. And I would like to take this opportunity to again thank you po, St. Bridget College family, especially sa ating elementary and junior high school department, for inviting me to be part of this webinar. Truly, it is an honor to share my knowledge. And thank you so much po. Salamat po sa inyong pag-consider sa akin. For the second time, thank you po sa inyong lahat. And I hope marami kayo natutunan for this webinar. Thank you so much sa inyong pakikinig and for staying for almost an hour, or for an hour. Ano, maraming salamat po, and goodbye everyone. Take care and God bless. Bye.